Ay guys, problema nyo rin ba yung inyong pintuan na hindi nyo mabuksan ng todo dahil sumasayad po ito sa inyong sahig? So for today's video guys, isi-share ko sa inyo yung isang way na dapat nating gawin. At ito nga guys, sinanggal na ng asawa ko yung aming pintuan at nilagyan niya ng mark para makita natin kung gaano kakapal ba yung ating babawasan dito sa aming pintuan. At sa video na ito guys, is gagamit po siya ng planer. Kung mapapansin nyo guys, para po siyang itsurang plancha na flat po yung ilalim pero meron po siyang roller sa may pinakaibaba at yun po yung ginagamit para tabasin po yung kapirasong kahoy dito sa ating pintuan para magpantay po ito. Ang napansin po namin dito guys sa pintuan na nabili namin nung una, pag umuulan po siya or malamig ang panahon is parang nag-e-expand po yung kahoy at yun nga po ay sumisikip po siya at hindi na po namin siya mabuksan ng todo at sumasayad po siya sa sahig. At ito nga guys, yung solution or remedy na naisip ng asawa ko para sa ganun ay mabawasan or matabasan namin yung kapirasong kahoy ng pintuan sa may bandang ibaba. Kaya gumamit po siya ng planer dahil may gamit naman po kami na ganito. At ganito po ang itsura niya guys, medyo flat po siya at may roller po siya sa ilalim. Ganyan lang guys yung ginagawa niya, paulit-ulit niya lang pinapadaanan ng planer yung bandang ibaba ng kahoy para mag-flat po ito at syempre may markings po tayo dyan guys para hindi po sumobra yung pagbabawas po natin sa may kahoy. Nga pala guys, itong planer is meron din po siyang adjasan para matansya po natin kung gaano kanipis or kakapal yung padadaanan po natin na kahoy. So ayan guys, pagkatapos niya sa kabilang side, yung kabilang side naman yung kanyang binawasan para magpantay po ito. Kung napapansin niyo guys dito sa ating video, may nakikita po kayong parang maliliit na mga lumilipad dyan. Yan po yung mga maliliit na parte ng kahoy na tinatabas po natin gamit ang ating planer. Ang advice ko dito guys is magsuot po tayo ng face mask para hindi po natin masingot yung maliliit na parte ng kahoy na yan. At syempre po dapat meron din po tayong clear na salamin para may protection po yung mata natin para hindi po tayo mapuwing. So ganyan lang guys ang ginagawa ng asawa ko. Paulit-ulit niya lang po pinapadaanan ng planer yung ating kahoy hanggang sa magpantay po siya doon sa nilagay natin na markings. Sa paggawa nito guys, kailangan po natin ng tiyaga at huwag po nating madaliin para sa ganun ay makuha po natin yung tamang sukat ng ating pintuan. At ito nga guys, ikinabit na namin na asawa ko yung pintuan na binawasan niya kanina. Hindi ko na po nakuhanan ng video yung paglalagay namin ng pintuan dahil tinulungan ko po siya. At ito nga po, inilagay niya na po yung parang pinaka-screw doon sa may bisagra para magpantay po ito. Ayan nga guys, nung naikabit na namin yung pintuan, sinubukan po namin buksan yung pintuan at ayun nga nakita namin na sumasayad pa rin po siya sa sahig namin. So ayun, ilang beses po niyang tinatry pero ganun pa rin po. Ayan nga guys, dahil sumasayad pa rin yung pintuan namin sa sahig, tinanggal po uli namin yung aming pintuan at syempre po binawasan nyo po uli doon po sa may bandang ibaba. So ayan guys, after ilang minutes na paulit-ulit na pagpa-plancha doon sa ating pintuan at ito nga po ay ikinabit na po namin yung aming pintuan at ayan po ay hindi na po siya masyadong sumasayad sa aming sahig at nabubuksan na po namin siya ng buo. So ganyan lang guys yung ginawa namin sa aming pintuan nung sumasayad po ito sa aming sahig at hindi namin siya mabuksan ng todo. For more home remedies, please like and subscribe po sa aking YouTube channel at pahit na rin po ng notification button para ma-update ko po kayo sa aking new upload videos. Thanks for watching guys! Bye!